Hello po, good morning. Maulan na araw po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa channel ko at patuloy na sumusuporta, pinapanood po ninyo yung video ko. Hindi man po ganun ka-perfect, salamat po at nagustuhan po ninyo. Thank you po din sa mga bagong subscriber ko, kay Sir na nagbabike. Thank you po. So, dito po tayo ngayon sa Perth, sa may Highland Park in Cogio, Antipolo. Ito pong property natin is worth 30 millions. Kung mapapansin nyo po, para siyang bungalow kapag nakaharap tayo sa property. Pero dahil po yung ating orientation ng property, ng lupa natin is downhill, yung ibang bedrooms po is nasa baba. So, para siyang two-story. Ganun po. So, ito yung ating frontage. Apat na carport po yung kasya dito. Dito po sa may gitna, pwede pa po tayo magpalagay ng garden dito. Ito naman po yung ating access na hagdan papunta naman sa ating main door. And dito sa right side ko, napakalawak ng ating garden. And ito po ang pag-akit naman natin dito. Dito yung ating main door. Pagpasok po natin, dito po yung ating first bedroom. So, dito po yun sa aking right side. So, fit po dito yung ating double size na bed. Kung may kasama po kayong elderly sa bahay, better po ito kasi pagpasok po ng ating main door, eto na po yung ating bedroom. Meron po itong built-in cabinet na kasama. Meron din po siyang sariling toilet and bath. May partition na din po yung ating toilet. Then, proceed naman po tayo sa ating living room or living area. Dito po, ang maganda, may bintana sa may daanan natin. So, may regular circulation ng hangin na papasok po dito. Ito po namang door na to is yung ating powder room. Hindi pa lang po siya talagang tapos ngayon. And then, dito po, ito naman po yung ating living room or living area. And then, may balcony po. May balcony siya, pareho, kasama din po yung ating dining. Dito po yung ating, bukas naman pala. Ito po yung ating balcony. Yun pong house na yan sa may right side po. Almost the same size po, actually, almost same layout. Magkaiba lang po yung ating size ng lote. Dito po sa baba niyan, ayan, pwede po kayong mag-garden dyan sa likod. Pwede nyo po palagyan ng landscape yan. Pagpasok po, ayan po, dito yung ating living room. And dito po naman sa area na to, yung ating dining. Ito po naman yung isang balcony natin. And yung ating kitchen po. May provision na din po para sa lagay ng ating refrigerator. Dito lang po, hindi siya katulad ng iba na binibentang house na meron ng kasamang range hood at saka po yung stove. Dito po kayo pa po yung magpo-provide. And dito po, paglabas naman ng ating access door po dito, dito naman po yung ating maid's room. Wala pa lang po siyang kasamang cabinet, pero meron siyang sariling toilet and bath. Dito po yung ating maid's room. And may access din po tayo papunta naman sa ating carport. Ang carport po natin, fit po dito yung apat na sasakyan. And may access din po tayo pababa. Mamaya po, bababa po tayo doon. Balik muna po tayo dito sa ating kitchen. And then, bababa naman po tayo doon sa ating mga bedrooms po. Dito po, yung door natin sa may pagbabanet po, bago dun sa mga bedroom natin. Dito po actually, may access din po kayo papunta naman dun sa ating garden. So, talagang paikot po, may accessibility po. So, may mga pinto. And then, ito na po yung ating dalawang bedroom po dito sa baba. Ang maganda po, bago po tayo pumasok dito sa ating master, dito muna tayo sa second bedroom. So, itong second bedroom po natin, meron naman siyang lanay.
Actually, same siya nung master bedroom. Meron din po kasi ito, I mean, magkatabi siya. And then, may built-in cabinet na kasama. Meron din pong sariling toilet and bath. Dito po yung ayan, yung lanay area niya. So, dito po yung garden po natin. Paikot po yan dun sa likod ng ating property. Pasok muna po tayo. Umuulan po kasi ngayon. And then, ito pong isang pinto. Ito naman yung ating master's bedroom. Pagpasok po natin yung ating built-in cabinet. And then, yung sariling toilet and bath. Dito naman po yung para sa lagayan ng ating bed frame. And yan po, meron din siyang access para dun sa ating garden. May ipapakita po ako sa inyo dito na additional. Dito po sa may ilalim ng hagdan, actually, pwede pa po kayo maglagay ng storage room. Yan, malaki po. And then, ito po, kung napapansin nyo, meron siyang pinto. So, ang ginawa po nila dito, naka-vacant lang siya. Napakalaki po. Malawak pa po talaga itong ano na to. Medyo madilim lang. Hindi po masyado kita. Pero ito po, napakalaki naman niya as storage room. Pero kung gagawin po ito, kasi na bedroom or entertainment room, ganyan, or pwedeng i-open kasi ang dinesign po nila dito, pwede pong matanggal yung partition. Napakalaki pa po nung vacant po natin dito. Then, proceed na po tayo sa ano, sa labas ng property. So, dito na tayo dumaan. Para hindi na po ako aakyat dun, dito na tayo dadaan. Ikot tayo dun sa ating property. So, ito yan. Ito po yung garden natin dito sa labas ng property. Ito po, aayusin pa po nila yan before yung ating turnover. Pero sa ngayon po talaga, hindi pa lang po sila naglalagay ng mga landscape. Depende na po sa makakabili, sila na po yung magpapalagay. Ito po yung ating actual na carport. Apat po ang kasya dito, dalawa yung cover and then dalawa din yung open po. Ito po yung access dun kanina sa papunta sa garden po sa baba.